Hello mga bro, ito may gagawin na naman tayo, Sharp 21. Ang trouble nito, sabi ng mayari, gumagana naman daw pero sobrang liwanag at walang picture, hindi makita yung picture. So testing natin. Yan, may power. On natin. Ayan yung trouble niya mga bro. Muti lang, tapos sa retrace. Nag-guhit-guhit. Parang intermediate. So, buksan natin mga bro. Off ko lang. Bro, nabuksan na natin. Ah, dumi sa loob. Yan. Nating ilaw. First, i-check tayo ng B plus. Normal yung B plus niya mga bro. So power on natin. Andar na siya mga bro. Silipin natin yung picture na kung ganun pa rin. Ayan mga bro, ganun pa rin. So, ito mga bro, B plus normal. Check natin tong 180 niya mga bro. Ito yung pin ng 180. Ayan, dadaan ng resistor. Tapos, dito, dadaan ng layod. So, yan ang 180 niya mga bro. Mababa mga bro, sobrang baba yan. 28.53 lang mga bro, wala dito sa pin number 8. Dadaan siya ng resistor, rectify yan ang diode. Ito diode dapat may masukat tayo dito, 180, kasi pupunta yan dito sa CRT supply ng ating cathode natin sa ng picture tube natin. Pop natin. Ito mga bro, sa mga newbie dyan, ito punta dito resistor, tapos ganang diode. Ito yung filter niya sa 180. So titingnan natin to kung ayos pa ba to? Bakit ang baba ng supply? Okay. So, ito yun mga bro. Ang value niya is 33 by 250 volts. 250 volts nakalagay kasi ang pinifilter nito is 175 to 180 volts. So, yun ang filter niya. So, testerin natin. Kahit itong ordinary tester na lang ang gagamitin. Tali muna natin yan. So, mga ganun tayo. X100. Yan. Stirin natin mga bro. Oh,
Open mga bro. Hindi po mapalo. 1K tayo. Ayan. So open mga bro. Open to, sira to mga bro. Yan ang dahilan na hindi niya mabubos yung supply. 180 kasi sira yan. Hanap na tayo ng pamalit. Ito, marami tayong pamalit sa ilalim mga bro. So maghanap tayo dito. Yan mga bro, pwede yan. Yan, 47 by 250. Okay mga bro, pause ko lang, tanggalin lang natin. Okay mga bro, tuloy tayo. Ito, nakahanap na tayo. Palit, ang ipalit natin mga bro is kita ba 47 by 250. So okay lang yan, nataas yung ano niya, microfarad. Ang original niya is 33 by 250. So kabit natin mga bro. Yan na mga bro, nakabit na natin. So testing tayo ulit. Check tayo ng supply. Testing tayo. Ito, plug natin. On, plug natin. So B plus, normal tayo. Natin yung ayan na mga bro, normal na yung supply nya, 182 yung pinalitan natin yung capacitor kasi nag open yun. Ayan, normal na yung supply. Tingnan natin yung picture. Nako. Wait lang mga bro, i-plaster ko lang sa harap. Yan mga bro, yan yung display nya. May problema itong discolorated na to mga bro. Malamang nag-open ang ano nito, degusser. Pangalawa, may trouble pa. So hindi, tingnan natin mamaya. So first, ayusin muna natin tong yung kulay nito. Ito, sigurado may sira nito. Off ko lang mga bro. Okay, tuloy tayo. Ito mga bro, malamang sira to. Itong pesa na to, siya yung nag-regulate ng black sa picture tube para yung color is uniform. So i-check natin to. Malamang sira to mga bro. Okay, balik pa rin na natin. Pwede natin i-check yan. Yan, kung papalo ba. Times 100 tayo. Wala mga bro. Walaw. Yun ang dahilan na
Di ba yung kulay? Nag-rainbow siya mga bro. Tanggalin natin. Ito na siya, natanggalan natin. Natin. Naka ano tayo times 100. Ayan. Start natin. Wala mga bro, open. Open mga bro, sira to. Hanap tayo ng pamalit mga bro. Ito. Siya. So, tanggalin natin. Ito yan mga bro. Compare natin. Yan. Halo. Lahat papalo yan mga bro. Tapos ito yung sira. Ito yung sira mga bro. Oh, wala. Open siya. Ito, dito lang sa kabila, change value pa. So sira to mga bro. So ikabit na natin. Ito, nakabit na natin. Yan. Testing natin. On natin. Kaya na. Okay na yung screen niya, normal na. So, problema na lang is ito. Yung nilagyan ng password. So, wala tayo, hindi natin alam kung ano yung password nito. Pero, gagawa natin ang paraan to. Tuturo ko sa inyo kung paano. So, ito. Itong may bakante dito sa kilid ng tuner. Yan. Pagbukas na, lagyan natin ng signal. Tanggalin ko lang ang antena. Ayan na. Ting, yuk. Bunutin natin. Yan. Tapos, on natin. On lang natin dito sa yan. Babalik siya mga bro. So next steps natin gagawin, sindutin natin ulto ulit ito. Yan. Bumukas.
So para clear, eh, ano na, dito na yung ano natin, yung video natin, iwan natin, i-open na natin, tapos sindutin ko sa likod. Ayan. Ayan, nakaganyan siya mga bro. Nakaganyan siya, no? Ayan. Kailangan nangyay siya ng password kasi nilagyan ng password ng mayari. So, isindutin ko dito sa likod. Yan. Bumukas siya mga bro. So, pag ganito, bumukas siya, ang gagawin natin, punta tayo sa menu. Ito, wala kasi remote to, eh. Ito. Press natin yung menu. Yan, kita natin yung menu. Tapos, punta tayo sa password. Yan, punta tayo sa password. Yung password pala nito is 1981. So, yung password, i-off lang natin yan mga bro. Yan, off lang natin yung password mga bro. Yan, ganyan lang. O, tapos back natin. Bubunutin natin mga bro. Kung hindi na bababalik sa ano niya. Hindi na ba siya manghingi ng password? O natin. Yan, naka-input na siya mga bro. Hindi siya nanghingi ng password. So, yan na siya mga bro. Okay na? Okay na siya mga bro. So, last, subukan nating bunutin. Tapos, balik natin. On. Ayan na mga bro. So, ganyan na mga bro. Pag naghingi siya ng password, ito lang ang sikreto dyan. Ito, sindutin nyo lang yung sa dulo. Okay mga bro? Sana may napulot na rin kayong kunting idea tungkol sa trouble, yung nag-rainbow at saka yung maliwanag siya. So, salamat mga bro at salamat na rin sa mga nag-subscribe. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na rin kayo para na rin tulong sa channel ko. God bless mga bro.